It's me again, Kay, and welcome back to my channel. So, if you're new to my channel, I hope you'll consider subscribing by hitting the button here. Or, kung matagal ka na sa channel ko, hello, hello, welcome back ulit. And ayun, thank you for always watching my videos. So, ayan. Anyways, for this video, mag-review ulit tayo ng product, and then I'll tell you my thoughts kung try or buy. Basha. So without further ado, let's get started. So ang review nating product today is itong mga Shuya sanitary napkins with negative ion. Ayan. So sabi dito, Shuya active oxygen and negative ion and far IR. Just to give you a background kung paano ko siya na-discover, actually, sa Facebook, habang nag-scroll ako sa feed ko, ganyan, I don't know if you notice, minsan may mga ads na nagpapakita doon, tapos pag-clinic mo, parang medyo dubious kasi international seller siya, tapos wala namang review or whatever. Pero maganda kasi yung ads nila tungkol sa napkin na with negative ion. So naisip ko, baka naman meron nagbebenta ng napkin here sa Philippines na may negative ion kasi nga maganda yung pinakita niyang benefits. So nag-search ako sa Shopee and sakto merong ganon si Pretty Angel Shop. And as you all know, ilan na rin yung mga products na na-review ko from Pretty Angel Shop. So alam ko na, uy, tiwala ako sa seller na to, ganyan. So pini-DM ko siya, sabi ko, uy, Sherlyn, nakita ko nagbebenta ka pala nung Shuya, okay ba siya, ganon. Tapos sabi niya, na-try na rin daw niya, okay daw, may cooling effect, ganyan, ganyan, ganyan. So sabi ko, ay, ganun, sige, order ako. So ginawa ko, umorder muna ako ng 4 packs. So ang in-order ko, dalawang for daytime use and dalawang for nighttime use. Tapos ginamit ko siya on my last period cycle. Tapos natuwa ako kasi, eto ah, isi-share ko lang. In fairness, itong nighttime pads nila, ang laman nito is 10 pads. Tapos sa buong cycle ko, hindi ko siya naubos and binatira pa. And then, itong for daytime use naman nila, hindi ko rin siya naubos. So, marami akong isi-share na naramdaman ko habang ginagamit ko itong mga sanitary napkin na to. Pero, just to give you a brief background lang din, normally, ang ginagamit ko talaga is Modest na yung nighttime kasi gusto ko yung mahaba, ganyan, for protection. And, yung pang daytime ko naman is yung Whisper Super Clean and Dry. Yan. So, ito yung mga ginagamit ko talaga ng matagal na, tried and tested na bago ko na-discover si Shuya, ito talaga yung mga ginagamit ko. So, as you can see, yung second to the last period ko, ubus na ubus sa akin yung mga napkin ko talaga. Like, minsan kulang yung tag-isang pack ng pang night and day. Ganyan. So, yun. Kinumpare ko. Initially, ang in-order ko is 4 packs muna. Kasi gusto ko muna mag-trial. Testing muna kung hiyang ba ako, hindi ako mangate or whatever. Tapos, after ko siya magamit dun sa buong period cycle ko, last time, umorder ko ulit. So, ito na yung in-order ko recently lang kay Pretty Angel Shop. So, ayan, papakita ko lang na ganun ko siya nagustuhan na hindi sapat sa akin yung in-order kong 4. Nagustuhan ko siya talaga. So, nag-hoard na ako ng pang mga next months ko na gagamitin. So, kung titingin kayo ng mga ads ng mga seller ng Shuya, may kita nyo doon na under the benefits, nililista nila lagi na it can help sa mga taong may UTI, may dysmenorrhea, may myoma, even cervical cancer, nakatulong daw yan, ganyan. Pero I don't want to touch that subject kasi once ko pa lang naman siya natatry eh. I mean, one period cycle ko pa lang siya natatry. So, yung health benefits niya, para makita mo talaga siya, hindi naman siya like after nitong period cycle mo, okay na eh. So, siguro, I'm gonna use it pa ng mas matagal. And then, inform ko kayo kung nag-improve ba yung dysmenorrhea ko or kung anong napansin kong pagbabago sa body ko na feeling ko nakatulong yung napkin. Pero so far, sa video na to, gusto ko lang i-share is ano yung mga like real-time experience ko, okay? So, yung unang nagustuhan ko sa kanya is yung packaging niya. Ganyan yung packaging niya, parang nasa foil pack and then resealable. So, gagawin mo lang, bubuksan mo siya here. Ganyan, bubuksan mo siya dyan. And then, kukuha ka ng napkin inside. And then, isasara mo siya ulit. Okay, nagustuhan ko na resealable siya kasi very hygienic. I mean, pag nilagay mo siya sa bag mo or kung saan man, sure ka na hindi siya makakontaminate or mapapasukan ng kung ano-ano. Compared sa dati kong napkin na pagbukas mo ganyan, kukuha ka and everything, pag nilagay mo siya sa bag mo or pinatong mo lang siya kung saan, hindi mo sure kung may pwedeng pumasok na stuff kasi hindi naman siya resealable. Plus,
kunyari, tapos na yung period mo, naka-store lang to sa cabinet mo or sa banyo mo, nakatiwangwang lang siyang ganyan. So, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa kanya. So, yun. Yun yung unang nagustuhan ko sa kanya. So, second na nagustuhan ko, syempre, I did my research. Sabi ko, okay, hindi ganun kamura tong napkin na to. Bakit? Bakit ako magsiswitch? Nalaman ko, syempre, nag-research ako, and please kayo din, paki-google kung baka nagkakamali ako. Pero, medyo sure ako kasi ang dami ko nang nabasa na ang mga napkin daw, yung mga normal commercial sanitary napkins, gawa daw siya sa recycled newspaper and recycled paper. Okay, so fine. Mahilig tayong lahat sa mga recycled products and everything. Pero for me lang ah, yung thought na recycled newspaper siya, recycled paper, na kaya siya puti is because bleach daw yun. Tapos ilalagay mo doon. Parang, okay, tatambay yung stuff na yun near my, you know, with the thought na, okay, gawa pala siya sa recycled paper na bleach. So, ayun. Hindi ako doctor, hindi rin ako professional. Pero yun lang, based on my plain research, medyo nung nalaman ko yun, parang, babalik pa ba ako sa commercial napkin? Parang, medyo parang hindi na. Unlike si Shuya, yan, syempre in-research ko din, papakita ko rin dyan sa screen, meron siyang 8 layers, okay? Tapos, pagkaka-explain dun sa mga ibang video na napanood ko, yung first layer niya is cotton na parang ginagamit sa mga gauze pag may sugat ka. And then, yung ion strip niya, syempre yun yung pinaka-importanting factor is nandun, yun yung tumutulong na hindi maging mabaho yung napkin mo and hindi mag-build up yung bacteria. Tapos, yung pinaka-absorbent core naman niya, sabi dun sa napanood kong video, it's made of corn gel. So, edible material siya. Hindi siya recycled, hindi din siya bleached. So, yung mga nandun pa lang sa 8 layers niya na hindi ko memorize lahat, parang yun yung nag-stick sa head ko kasi parang feeling ko yun yung mga pinaka-important na impress ako. Plus ito pa ha, yung daw sa napkin natin na regular, yung nabibili natin sa mall, ang ginagamit daw nilang adhesive para dumikit siya sa underwear mo is industrial glue or industrial rugby, parang ganun. Kay Shuya daw kasi, ang ginagamit niya na para dumikit yung napkin sa underwear natin is bubble gum or chewing gum. So, dun pa lang, alam mo na mas safe siya. Si chewing gum is edible, si industrial glue hindi. Plus, actually, hindi ko nga alam kung negative yun or positive, pero hindi siya ganun ka-super dikit. Parang, ito yung underwear mo. Pag dinikit mo siya, steady siya, hindi siya gumagalaw. Pero pag tatanggalin mo na siya, it's very easy tanggalin. Walang struggle. Alam mo yun? Kasi minsan, diba, sa ordinary na napkin. I don't know if na-experience nyo na yun. May mga brand na pag nakadikit siya, nakalapat siya dun sa underwear mo, pag hinatak mo, minsan may mga naiiwan na glue or parang napupunat yung plastic naiiwan. So, you have to clean it out. So, ayun. So, yun yung isa pang okay for me sa Shuya. Okay, the next one na na-observe ko and sana you don't mind me being candid about it, pero I know naman na na-experience nyo lahat ng to. Hindi mabango magka-period. I mean, hindi ka mabaho, right? Pero alam mo yung amoy ng blood, eh. Alam mo yung amoy ng napkin mo. Alam mo yung amoy mo down there when you have your period. Fine, you can be all that hygienic and all na maghugas ka lagi, gumamit ka ng feminine wash and everything. Pero alam mo sa sarili mo, alam natin lahat yan, na pag gumagamit tayo ng napkin, maamoy mo. May certain amoy ang menstruation eh. I mean, let's not deny that, okay? So, ang nagustuhan ko kay Shuya, promise, nung ginamit ko siya, na-weirdohan ako. Kasi parang sabi ko, wait lang, humina ba yung period ko? O malakas pa rin yung period ko? Pero hindi ko lang siya ganong naamoy. Kasi parang, sabi ko nga kay Charlene, parang, alam mo, in fairness, inamoy ko, kadiri as it sounds, inamoy ko yung napkin ko, hindi siya mabaho. Parang, sorry ah, ang kadiri nun, pero wala lang. Gusto ko kasi malaman eh kung okay siya, alam mo yun. So, yun yung isa sa mga napansin ko. Hindi nangangamoy, or hindi amoy my period yung panty mo or napkin mo pag siya yung gamit mo. Sabi kasi nila, yun daw talaga yung ginagawa nung strip na yun. Nag-absorb siya ng odor and para hindi magkabakterya yung napkin mo. Ganyan. And last but not the least na na-observe ko, yung last layer niya, hindi ako nangangate kahit yung wings niya hindi makate. Kasi daw, it's made of biodegradable material, hindi plastic. Yung sa mga napkin kasi natin na ordinary,
aminin nyo yan guys, plastic na plastic yung pakiramdam niya, na parang ang init habang suot mo siya. Tapos minsan may mga instances na makaka-encounter ka ng napkin na makati sa singit. Alam mo yun? Dati aminin ko, Whisper yung brand ko. Pero nag-change ako sa Modest para sa mga pang-overnight, yung night version nila. Because yung dati na formula siguro or dating ginagamit na material ng Whisper, nangangati talaga ako. Like, nagkakaroon ako ng rashes, tas ang kate ng material, tas parang ang init-init. Ako happy ako kay Modest na hindi ako nangangati sa kanya. Itong bagong labas din ni Whisper, hindi rin ako nangangati sa kanya. Pero alam mo sa sarili mo na pakiramdam mo mainit. Kasi plastic yung last layer niya eh. Tapos yung wings niya, di ba, nakaganon. Nararamdaman mong protected ka, pero at the same time, mainit siya. Ito, ang gusto ko sa kanya, parang may time pa nga na makalimutan mong period ka. Alam mo, sorry ah, parang iisipin nyo, ang exagerated naman itong babaeng to, parang masyadong binibenta yung Shuya. Guys, hindi ako nagbibenta ng Shuya. This is not sponsored. I'm sharing kung gaano ako ka-passionate and happy na na-discover ko siya. Kasi for a long, long, long time, ngayon ko lang na-experience yung may period ka pero hindi mo ganong ramdam kasi hindi mainit down there. I mean, diba, minsan pag naka-napkin ka, tas heavy yung flow mo, parang ang bigat nung feeling, nakatamad, you feel so sluggish, tas ang init down there. Eto, hindi. Parang fresh ka pa rin talaga, promise. I mean, umorder ka, and then sabihin mo sa akin kung mali yung mga pinagsasabi ko, or mas maganda, sabihin mo sa akin kung na-try mo na siya, and okay rin yung results sa'yo. Ayoko sanang pabain tong video na to, pero gusto ko sanang ipakita rin sa inyo kung gaano siya ka-absorbent. Kasi diba, pinakita ko rin kanina, mas madami ako nagagamit na napkin dati nung si Modest and si Whisper yung gamit ko. Pero nung nag-switch ako sa Shuya, parang feeling ko tipid ako sa napkin. In the sense na ang lakas niyang mag-absorb, na may time pa nga, I question myself na, alam mo, in fairness, tuyo pa siya. Magpapalit na ba ako? Ang tagal ko nang suot eh. Tapos parang for the heck of, sanay lang kasi ako na nagpapalit every few hours. Pinapalitan ko siya. Pero to be honest, may mga times nagpalit ako ng napkin na gamit ko yung Shuya kahit hindi pa siya ganong puno. Also, before I forget, for every pack of Shuya napkin that you're gonna purchase, meron siyang kasamang maliit na package na ganito. Huwag niyo siyang itapon kasi isa siyang vagina health self-test card. Meron siyang cotton swab, yung reference, pag nag-change ng color, yung parang litmus paper-ish niya. Kung naalala nyo, nung high school, sa chemistry, gumagamit tayo ng litmus paper para mag-check ng acidity ng mga bagay-bagay. Feeling ko parang ganito yun, pero hindi ko sure kung siya nga yun. So, ang gagawin nyo lang is use the cotton swab to get a little liquid from your doon, down there. And then, ipapahid nyo siya dito sa yellow part nitong strip na to. And then, wait for about 30 seconds to a minute. Tapos, pag nag-change siya ng color, gagamitin nyo yung color chart para malaman nyo kung ano yung status nyo down there. Kapag gumamit kayo nito, bantayan nyo mabuti yung colors. Kasi, ito ha, pagka dito ka sa medyo mag-green-green, kita nyo ba? Ibig sabihin, medyo may inflammation ka down there. And pag severe, na super mag-green talaga, nag-change tong color na to, ibig sabihin, meron kang serious vaginitis. Kung ano man yun, I'm really not sure, but it sounds bad. So, ayan. Pagka nag-test kayo, tas banda dito yung color nyo, magpa-check up na kayo sa doctor. So, first, I'm gonna show you yung Shuya. This is for daytime use. So, ayan siya. And as I mentioned kanina, kaya siya hindi makate because yung last layer niya na dumidikit sa skin natin, yung sa wings and itong sa sides, hindi siya plastic. Kita nyo ba? Ayan. Compared dun sa mga papakita ko in a bit. Tapos, pag binuksan nyo siya, dito nyo makikita yung strip. Na super, super important. Alam nyo, sabi nung ibang nag-review nung napkin na to, minsan tinatanggal nila tong strip na to, yung unused ha, na pads, tapos nilalagay nila sa aircon pag may sakit sa bahay nila, nag-work daw kasi parang napapurify or nakiklean yung air, parang pinapatay niya yung bacteria nung taong may sakit. So, I don't know, I haven't tried it, pero yun lang, it's just an idea that I'm throwing out there kung gusto nyong itry. So, ang gagamitin ko pang test is water lang to, tapos nilagyan ko ng hair dye na purple, parang hindi naman kadire. Kung gagamitin ko is red. Water, lalagay ko dito ng 50 ml. Yun yung pang-test natin per napkin. So, wait lang. Taray, kita pa rin ako. Wait lang. Okay, so as you guys can see, ito si Shuya, ito si Whisper, ito si Modest. As you can see, 50 ml siya. And then, lagay muna natin dito kay Shuya.
So, naubos yung 50 ml. Okay, so another 50 ml. Dito naman tayo kay Whisper. And then another 50 ml for Modest. Absorbency test ito. Lagyan natin sila ng kitchen towels para malaman natin sino yung pinaka-absorbent. So, start tayo kay Shuya. And then, kay Modest. Okay. So, ganyan siya. Pagsuot natin siya against our skin. Ganyan pala siya talaga. And then, kay Modest. So, yan. Same lang yung pressure na ginagawa ko sa kanila, ha? Ulitin ko pa ulit to. Diba? Wala talaga. Para alam yung fair, patungan natin ng... Ito, medyo mabigat to. Kaso baka basa, eh. Ano pwede ko ipatong? Ayan, ito. Patungan ko siya nitong lagyanan ko ng... cotton. So, yan. Mabigat siya. Wala pa rin. So, tiyo pa rin siya. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na ganyan siya ka-comfy. Diba? Compared dito na imagine mo kung nakadikit to sa skin mo and suot mo ng ilang hours. Ganyan siya. And dito din. Ganyan siya. So, yun lang guys. I hope you found this video helpful kung naghahanap kayo ng okay na napkin at may health benefits. And again, kung may mga mali akong nasabi, please comment down below kung anong tama. And kung gusto nyong mag-share ng experiences nyo kung nakatay na kayo ng gantong napkin or if you have any comments, questions, or suggestions, just put them on the comment box below. And again, kung itatanong nyo sa akin kung try or buy ba siya, definitely for me, it's a try. Sobrang sulit, bang for your buck. Hindi ako bibili ng ganyang kadami kung hindi ko siya nagustuhan. So, ayun lang. If hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, I hope you'll put the button somewhere here to subscribe and like this video if you like it. So, again, thank you for watching. Till my next video. Bye! Bye-bye!